Good afternoon. The public interview on candidates for the position of Chief Justice of the Supreme Court is hereby resumed. The candidates to be interviewed this afternoon are Associate Justice Maria Lourdes Punsalan Aranal Sereno of the Supreme Court and Associate Justice Presbitero J. Velasco Jr., also of the Supreme Court. Justice Sereno is now ready to be interviewed, Your Honors. Thank you. Any manifestation, Justice Melo? You have any opening statement? No, magandang hapon po, mga kagalang-galang na miyembro ng JLBC. Mas ikagagalak ko po kung marinig ko na kaagad ang inyong mga concerns. Maraming salamat. Okay. Attorney Cayuse din, please. Thank you, Mr. Chairman. Justice Sereno, good afternoon. Magandang umaga po. I believe you submitted... Hapon po. I believe you submitted the most comprehensive position paper during the IBP forum entitled Vision, Courage, and Accountability, and everything that I would have wanted to ask in order to know you better is contained in this paper. However, just for the record, could you tell us why you accepted the recommendation for the position of Chief Justice? Marami pong salamat. With the permission of the Honorable Chairman Justice Peralta, maari hong salit-salit ako mula sa wikang pambansa at sa English. Go ahead. Okay. Better. Nung una hong may nagsabi sa akin na dapat pong pag-isipan po na i-accept ang gusto nilang ihain na nominasyon sa akin. At matapos pong nabasa ko yung nomination letter ng isang taong hindi ko naman po kilala, ordinaryo pong tao. At sinabi niya po nga sa akin, in-email niya sa akin na sa paniwala niya kailangan po ng bansa na manindigan ako sa panahong ngayon. Inisip ko po yung nung ako yung na-appoint at ang sinabi periodista, iba pong politicians, na ang pagka luklok po sa akin ng Pangulong Aquino ay parang isang fresh wind at may nagsabi po nga na triumph of intellect over politics. Ngayon yung mga ganun pong reception, hindi ko ho inaasahan. Tapos po, naalala ko po at nananariwa sa akin yung pagtanggap ng taong bayan sa aking mga opinion. Yung mga religious educators, civil society organizations, lawyers at mga estudyante, binabasa, iniintindi, at binibigkas po yung mga nasa aking dissenting opinions. Sa akin ho, may kalahulugan ho siguro itong mga bagay na ito. Nung Abril po at nung Marso ng taon ito, may dalawang pong huwes na pumunta po sa akin. Hinana po talagang they went out of their way. Yung isa po Muslim, isa po batang-batang lulat. Sabi nila, gusto ho namin, kahit mahirap, man at inconvenient, napuntang kayo sa Baguio, at kahit yung mga kamag-anak namin ay lilipad pa, gusto po namin, yung oath namin ay sa inyo. At ang sabi po nila kasi, pareho ho eh, hindi ko sila kilala, pero pareho ang sinabi nila, gusto po namin itulad ang aming buhay sa inyo. Lalo na po kung paano kayo magpahiwatig ng lakas ng inyong mga conviction sa inyong mga opinion. Sabi pa nga nung asawa po ng Muslim na huwes, sana po ang aking anak ay matulad sa inyo. Tinago ko po ito sa aking puso at ako'y nagulat na lamang po ng itong mga gusto pong inominate ako ay nagsasabi na mayroong kasing dimension na madadala sa debate tungkol sa leadership ng hudikatura na hindi pa napag-uusapan. Importante na yung mga values namin yun at yung mga ideals namin yun ay mapag-usapan. Kaya tungkulin mong tanggapin itong nominasyon na ito. At ninamnam ko po it, pat pinagnilay-nilay ko po at inisip kong maaaring mo po ngang may sinasabi silang mahalaga. At nung Sabado nga po,
si Father Joel Tabora. Pasensya na po at nagamit ko ang pangalan niya. Siya po ay presidente ng Ateneo de Davao. Sinabi niya po doon sa Ignatian Festival na matapos na marinig niya akong magsalita noong April 28 sa Davao, yung graduation po ng graduate school ng Ateneo de Davao, at matapos na marinig niya yung aking pitong panununtunan sa buhay bilang isang mahistrado, napilitan po siya, naudyukan po siya, na pag-isipan po ang edukasyon sa Ateneo, ang leadership formation program nila. At kailangan po nilang pag-isipan kung paano po sila makakapag-produce ng more public servants like Justice Sereno. Na sa buong pagkumbaba ko po sinasabi ito kasi sa akin ho, para makarinig ng mga ganong salita in public sa isang taong kasing halaga niya, eh hindi po natin pwedeng basta't maliitin. Pinag-isipan ko po, ako po ba ay akma na? So pinag-isipan ko po itong dalawang taon na nakaraan at nakita ko naman po na ang aking pong kontribusyon sa dispensation of justice nakakaabot po eh ng puso ng tao. Nabibigyan po ng boses yung mga paniwala nila. Parang mayroon pong natututunan at nasusundan. Tapos tinignan ko naman po yung aking past 52 years, including, syempre po, yung 50 years before I was appointed to the court. At nakita ko po na sa tulong ng may kapal, eh, natulungan po niya akong gumawa ng mga desisyong mahihirap sa aking buhay. So, ang tingin ko po ay mayroon po akong maisasama sa ating pong pag-uusap ngayong hapon. Ako naman po ay isa lang pong option, ano? And what I'm just offering is just an option. Para tingnan po natin, kasi po, lumaki na po yung range of possibilities ngayon eh. Dati po noon panahon, maliliit lang po, no? Possibilities, iba po na ngayon eh. Parang ibang panawagan ng panahon, ibang pananaw ng mga tao. Possibility po ito. Ito po po kaya ang leadership na maaring hinahanap-hanap. Kasi yung ang kaya kong ibigay dito sa usapang ito ay isang buhay na mayroon pong vision para sa rule of law at sa judiciary. Meron po akong buhay na makikilala po at ito po ay dahil lamang po sa Panginoon. Courage po, nandun po. At isa pong buhay of accountability. Yung vision ko po eh, sana po makita natin ang ating constitution ay ating North Star at lagi po nating pananantayan ang rule of law. Isa pong judiciary na matapang, may courage po, na to ensure that that vision is never compromised at whatever cost. Kasi ho, ako ho, willing ho ako to bear whatever cost and to undertake whatever sacrifice is necessary to make that vision come alive. At hindi ho ito empty words, kasi sa buhay ko naman po, sa kabutihan po ng Panginoon ay nakayanan ko po sa lakas niya. At accountability upang ang talagang conviction po ng taong bayan eh, ito pong mga stewards of justice na nasa Supreme Court eh faithful sa kanilang pananungkulan, sa kanilang pananumpa ng effective justice ay ma-deliver. So, ito po ang palagay kong kaya ko pong dalhin sa konversasyon natin. Ito po ang option. Salamat po. Thank you, Justice. You gave the reasons why you have decided to accept the challenge. But could you give us what is your vision for a Supreme Court under Justice Sereno, Chief Justice Sereno? Unang-una ho, nais kong ihiwatig na ayoko po ng isang personalistic na panunungkulan. Kumaari ho, it is a community shared vision. Kasi ho, sa Amerika po, nagkaroon sila ng, kasi medyo very professional sila, no? At may mga informal processes sila. So, yung names na Warren Court, ganyan, nag-stick. Pero ho, isang cultural handicap po natin ito na masyado nating ina-attach ang reform sa tao. So, ang gusto ko po sana, eh, shared values na makikilala, hindi ho dahil sa akin,
kundi dahil po na maraming nakiakibat sa paniniwala na akin lamang naman pong sinimulang bigkasin na nandoon naman po sa puso nila eh. Kasi marami naman pong huwes na talagang napakaganda ho ng intensyon. Kailangan lang pong mabigyan ng artikulasyon yung mga intensyon na yun. Ang, leadership ko po will be marked by a willingness to create a generation of judges who are going to commit themselves to lives of uprightness and excellence. So that when they say, ikaw mali, ikaw ang tama, naniniwala po na justice is being rendered, kahit ho dun sa natalo, hindi ho gaanong masakit. Kasi at the end of the day, naisip niya, justisya rin yun. So, yung constitution ho, napaka buhay na buhay ang ating constitution. Kaya ang dami-dami pong values na nakakontain doon. Simula po sa preamble, all the way up to the end, makikita niyo po ang hopes and aspirations ng Pilipino. Ang hudikatura po, dapat buhayin yun. Hindi po tayo na technical exercise na ito, ganito, at hindi. Ipaliwanag po natin kung bakit ang ating kasunduan noong 1987 ay isang kasunduan na maari tayong madala bilang isang united na bansa. So, siya po ang magiging panuntunan natin. Igagalang po natin siya. Igagalang po natin ang proseso ng pagsususog sa konstitusyon at pagbabago nito. Kasi ho, kailangan po ang ating mga desisyon bilang isang bansa po ang magiging guardian ng national conversation na yan. So, wala pong nalilihis sa kaliwa. Wala hong nalilihis sa kanan. Kundi tuloy-tuloy po ang agos ng history to show us that we can really achieve our goal as a great nation. Yun naman po, napakalinaw po sa constitution natin. Yung dreams po natin, yung lofty ideals natin, andun po eh. So yun po, tayo po ang mag-ensure na yung North Star natin, yung constitution natin, susundan po natin. Thank you, Justice. You already made mention that you are 52. So, since you've already stated that, go ahead, please. Sige po. And when you become a member of the judiciary, life continues as a member of the judiciary until 70. Opo. That's a long, long way. Opo. 18 years. Opo. I always ask this of the varying young ones aspiring to join the judiciary. How will you ensure that you will not lose steam, that you will not burn out before it's time to go? Alam niyo ho, yung aking 52 years po eh, naging napaka-colorful. Hindi ko po naiintindihan noon na ang aking decision po, nung ako'y 26, na iwanan po ang aking buhay sa Makati upang bigyan po ng panahon ng aking mga anak. Ay, akala ko po ang magiging buhay ko ay tahimik at nasa isang sulok po. Ngunit sa isang sa pangyayaring hindi ko po pinaplano, binigyan ng Panginoon ng napakadaming yugto ang aking buhay na masyado pong exciting. Locally, internationally, judicial reform, in the private sector, kasama na po ang AIM, sa Legal Academy po, sa Bureau of Treasury, Preparatory Commission on Constitutional Reform, naging napakayabong po ng buhay na ito. Ngayon, bakit po ako magkakaroon ng boredom or burnout kung naging punong-puno po yung aking 52 years at ganun rin pong magiging punong-puno ng napakagandang pahiwatig ang next 18 years? Wala naman po na akong nais sa buhay na ay gusto ko pong mag-travel sa iba't ibang bansa. Hindi na po. Wala na akong ganung urge masyado sa akin. Gusto ko pong pumunta sa resort na to at pumunta sa resort na yan at makita si ganyan. Wala na rin naman pong desire sa akin yung mga designer bags, designer shoes, designer food. Hindi na po yan. So, hindi po ba napakaganda ng buhay na tahimik at dignified? Ng buhay na simple, ngunit malalim? Halimbawa po, napakasaya po ng buhay ko na mula sa korte, matapos ang aming mga meetings at ang aming mga settings at ang aming mga sessions, tumutuloy po ako sa bahay, nag-exercise po ako, ginagawa ko po yung mga hobbies, and then nanonood po ako ng konting TV, and then I read again, and then I dream of great dreams. Napakasarap po sa akin yung
kaya po ba nating ayusin itong batas na ito? Itong jurisprudence na ito, pwede ba nating ihanay-hanay isa-isa upang hindi na tayo iaksahan na paiba-iba naman ang isipan natin ukol sa mga bagay? Can we bring out elegance, high thoughts, great thoughts in our decisions? Can we refine our language further? Can we be educators in the long and broad sense of the word? Exciting po yun sa akin eh. It's a very rich and a very fulfilling life. So, pagpagod po ako, pagpapahinga po, hihingi po ng lakas mula sa Panginoon. Tomorrow is another day, balik ulit. At iniingatan ko po ang aking kalusugan. Kasi kung hindi ho natin ingatan ang kalusugan natin, manghihina po tayo at magkakaroon pa tayo ng mga periods ng physical and mental weakness. Ingat na ingat po ako na yung energy ay nandun lagi para yung justice na po na kailangan ng ating taong bayan ay masisilbihan po. Where do you draw all this passion? Lahat naman po ng nasa atin ay galing sa Diyos. Ano po? Medyo pinanganak na po ako na ganito po talaga ako. Ganado sa buhay. So, at nung nakita ko ho, kung paano ang Diyos, halimbawa, konting obedience niyo sa Kanya, gaya nung sabing, gawin mo ang tama, kahit na pinagtatawanan ka na tinalikuran mo yung buhay ng yaman sa Makati. Eh nung ginawa ko po, akala kong tama, at sinamahan ko po yung mga anak ko. Eh nung, imbis ho na nalugmok ang buhay ko, inangat po ako. So, ano po yun eh? Kumbaga, it's even more incentive to be thankful, to be energetic, and to dream great things for God. So, yun po eh. Kasi sa paniwala ko ho, dahil lang Diyos ay napaka lucky po. We serve a great king. Paano ho tayo manghihina? Bakit ho hihina ang ating passion? Eh napaka tindi po ng kanyang passion for his people. Yun po ang aking, dito po nanggagaling yung energy ko. Thank you, Jessie. My last question. You show so much passion for work. You also show a deep sense of faith. Were there instances wherein you found conflict between your faith and upholding the rule of law? And if so, how did you resolve it? And how do you intend to resolve it if you do find yourself in that situation? Ang una hong krisis ng... Ang una hong okasyon ng pagtatanong ko ay nung nasa practice na po ako. At nakita ko po ang realidad na may mga willing naman pong magbaluktot ng batas upang pong mapuntahan ang kanilang objective. At nagtatanong po ako, Panginoon, kung ikaw ay napaka... buting Diyos, paano po na ang evil intention ng mga tao ay nananaig sa iba't ibang intention? So, ang nangyari po is, nakita ko po na ang plano ng Panginoon ay sa panghabang buhay at eternal po. Sabihin na nating manaig ng panandalian ang kasamaan. Hindi naman po yun forever. Titigil din po yan. At ang good at may ay may nanaig. Pati ang reward po ng Diyos ay hindi lamang dun sa kasong hinahawakan ko. Pag magbuhos ho ng blessing ng Diyos is in every facet of your life. So hindi ka makakomplain. At pinapangako naman po niya na maaaring manaig sila sa panahong yun. Ngunit mayroon pong sampa ang dulot ng mga masasamang gawain. So, tama po ba na mag-compromise ako upang manaig sa panandandali ang laban? Malinaw ho ang sagot sa akin eh, hindi worth it. It is not worth it to do what you know is wrong. Ihuhunt ka nun eh, hindi ka patutulugin ng konsyensya mo eh. So kailangan po na tuloy-tuloy na pananalig sa Panginoon, and nakita ko po ang pattern niya eh. Babagsak ka ngayon, talo ka. But as events unfold, you will see yourself moving from success to success, victory to victory. Ganun hong ka-faithful siya eh. Kaya gusto ko sanang sabihin sa mga kapwa kong huwes, manalig kayo na pag kayo ay gumagawa ng tama, darating ang gantimpala. May mga momentary setbacks, pero lampasan niyo po yan. Kasi wag ho kayo mag-compromise. Kasi the moment you compromise, the moment you first accept a bribe,
The moment you know in your heart that you rendered an unjust decision, tuloy-tuloy na po yan. Ang hirap po niyan. Kailangan po talaga repentance para humakaangat ulit. So, ito po ang aking experience sa buhay. Kaya, kung may mga conflicts po sa faith na yon, you just go on po. Tingnan po natin ang long term. Kasi faithful rewarder po ang Panginoon. Thank you, Justice, for showing so much passion and good luck. Thank you, Mr. Chairman. Attorney Mejia, please. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po, Justice. Magandang hapon po. Melu Aranal Sereno. Jojo Mejia po. Mula po sa isang professor to another professor, the first question I would like to ask you is, what's your guiding philosophy as a law professor? Ah, na napakaganda po ng batas. Alam niyo po, ang tingin ko po sa batas is kailangan po, lalo na po ang isang academician, may mga pundasyon po yan. Kaya gustong-gusto ko po ang legal history. Gustong-gusto ko po ang Roman law. Kasi makikita niyo po yung universal logic of deciding what is right and what is keep on recurring century after century. You dig at the foundation and you draw the architecture. And you find out that all pieces of the law, all pieces of legislation relate to another. So sa akin, ang aking unang duty sa aking mga estudyante ay ipakita ang kagandahan ng batas. Then idrawing ko po, kumbaga mahilig ko ako mag-drawing sa blackboard, pinapakita ko ito ang basic principles. And then ito ang necessary consequences ng basic principles na yan. Ngayon, lumilihis ang batas ng konti upang hayaan na ang exceptional circumstances ay maging exceptions. And then pinapakita ko po from civil law, commercial law, political law, kung paano nagre-relate isa-isa itong mga principles na ito. At gusto ko, ang isang kinagagal ako po, eh yung mga estudyante ko po ay nagniningning ang mata, kumikislap sa tuwa na may ganda pala silang nakikita sa universe of the law. And then nakikita po nila na kaya po nilang dagdagan yung architecture na nakikita ko. When they find in themselves the capacity to draw up a similar architecture and make the same kinds of relationships that I introduce them into, masyado hong masaya ito sa isang profesor. Kaya kung meron pong ibibigay sa akin na original idea ang isang estudyante, nako, pumapalakpak po ang aking puso. Tingin ko po eh, you have to introduce them to the greatness of the minds of those who had for centuries already structured their law. You have to tell them about the social necessity for these laws to be in place. And then you have to show your own passion para si ho sila iganadong-ganado. Ipakita po natin na ang batas sa buhay, hindi yung technical, 1, 2, 3, apply, pak, memorize, memorize. Hindi ho, ano po ang philosophy? Ano po ang undying logic nitong mga rules na ito? So, I am a mentor. Yan ho ang hindi matatanggal sa akin eh. Kaya nga ho dun sa aking judicial staff, yung aking law clerks po, yung mentoring po hanggang ngayon, tuloy-tuloy. We explored our strategies together. And I draw a roadmap for them, especially in the complicated cases. And when they are able to see na meron silang capacity to build on that roadmap, and even in fact, show me roads that I had missed, that's a thrill for me. And then I try to tell them that there is a career beyond being a law clerk. You can be a judge. And I have promised that at the right time when they have ripened, I hope that they will join the ranks of the judiciary as well. I have also, maari kong wag sana magalit ang aking mga law clerks, tinutulungan ko rin po sila sa scholarships abroad. In fact, dun sa mga law clerks ko, paumanhin po, no? Apat po ang mag-a-abroad. Kasi sinabi ko po sa kanila, dun sa mga funding agencies, alam niyo po, malaki ang aking panaginip para sa itong mga batang ito. Ito po, nakikita ko, pagbibigyan po natin ng tulong, magiging great person po ito. Maari pong nandun siya sa ganong posisyon in the future. Tulungan po natin siya kasi sayang po ang talino at kabutihang loob na binigay sa kanya. Ang bait po ng Diyos. Apat po ang scholars. Isa po na Fulbright at tatlo pong Chevening. Tatlo po sa UK. At isa po sa Georgetown. Pasensya na lang ho, nagkwento ako ng ganito.
Pero ganun ho akong ka-excited para sa mga kabataan natin. Ang duty po natin is to give the young generation hope, not to make them cynical, not to make them jaded. Kaya nga, masakit sa akin pag ang mga matatanda ang nagsasabing na mga yung mga batikang practitioner, okay lang yan, okay lang yung bribe. Huwag po natin gawin yun eh. Yun po ang aking tingin. Before you joined the Supreme Court, you also did significant work as a consultant on judicial reform. Now that you are a member of the Supreme Court, to what extent are you pursuing these reforms? Sa kagalakang palad po eh, nasama po ulit ako sa discussion. At yung mga opisyales po ng World Bank ay sinisimulan na po akong i-orient dun sa mga years na na-miss ko. So, yung una ko pong ginawang papel noong 1995 is a seed paper for the technical assistance that the UNDP was willing to give the Supreme Court, its technical assistance. From that concept paper, kung bakit ang economic development ay hindi gaanong mausbong sa Pilipinas at anong relasyon ng hudikatura doon, naging malaking project po yon. At nag-usbong po yun ng blueprint for judicial reform. From that blueprint, nag-take off po yun doon sa action program for judicial reform. Tapos may mga sub-components po yun. Ang natutuwa po ako nakikita eh na yung isa pong sinamahang pong proyekto, yung mediation, yung case management system, ay buhay pa. Nakikita ko rin po na until now, yung pag-dialogue ng basic sectors at ng judiciary, yung dialogue ng economic sectors at ng judiciary, nang sinimulan ko po noong mid-1990s, ay nagyabong po ng maraming diskusyon at dialogo in the future. Yun nga pong mediation. Masaya ho ako na andyan at buhay at ang ganda po ng resulta. Pero may mga studies po doon na kailangan po nating pag-aralan ulit. The Action Program for Judicial Reform was written in the late 1990s and in the early 2000s. They have to be updated kasi hindi nila nakita yung projection ng population, yung problem ng urbanization, not even the existing traffic problem now, no, which is somehow affects the dispensation of justice. It has to be updated. Many of those principles need to be find their voice in legislation. Kailangan natin pong i-articulate yan. Especially in the concept of rationalization of the assignment of courts. At nais ko po sana na if there are reforms that need to be legislated, because reforms cannot be dependent on the personalities of the chief justices. Kailangan po, it is an institutional commitment. And because it is an institutional commitment, it must be locked in place. Not on the basis of personalities changing, but because we have to take the long-term view of things. Yun po ang nakikita ko ngayong kagandahan. Kasi po yung computerization, it's ongoing now. Ang dami-daming changes na gagawin natin. We hope to catch up with the private sector. We hope to catch up with our counterparts in the other countries. So, madami hong trabaho at kailangan po ang tulong-tulong ng lahat. Not only the judiciary po, kailangan po namin ng tulong ng Kongreso at ng executive. May konting limitasyon po kami sa oras, kaya bibigyan ko naman ng puwang yung mga mungkahing tanong. Una po, what would be the specifically and uniquely feminine input of a lady chief justice to the historically male-dominated Supreme Court? Maikli lang po. Yung instinct po at intuition ng babae, matindi po yun. Hindi ko po sinasabi kung anong gender ang superior. Kasi mali ho yun eh. Kanya-kanyang place po yun eh. Pero when you see a female justice or a female judge and you see really uprightness in that life, nakakahanga po kasi ang dami po, may mga double burden po ang babae. Diba traditionally po, pagkatapos ng asikaso natin ng trabaho sa opisina, pag-uwi natin, tayo po mag-aasikaso sa bahay, napakalikip po ng handicap. So yung ability of women to take in so much work, so much burdens, nandun po yan. So the nurturing quality is, in fact, these abilities are actually very strong leadership abilities. Kasi ano po ba ang definition natin ng leader? Ang definition ko po ng leader is someone who can sacrifice the most. Someone who will not ask his followers to give up anything that he himself is not willing to give up. Someone who is willing to bear the cost first. Hindi po ba
marami pong babae sa lipunan, lalo na po ang mga nanay. Araw-araw po, pinapakita yung qualities na yan eh. Nurturer na po sila. Sila pa po ang nagsasakripisyo. Sila po ang nagli-lead. Sila po ang nagfa-find ng solution. At kung magkwento po sila ng napakagandang fairy tales at bedroom time stories sa mga anak nila, sila po ang nagbubukas ng beauty ng mundo sa mga murang isipan ng kanilang mga anak. Instinctive po yung paggawa namin ng ganyan. So, whether that is the kind of leadership we propose, tingin ko may resonance po yun sa pusong Pilipino eh. Pangkat ng tanong, siguro babasahin ko na yung tatlo, no? Magkakaugnay po ito marahil. How would you describe your relationship with other justices? Do you think you have ascendancy over them? Could you describe your relationship with other justices? Do you think you have ascendancy over them being junior? And what do you think of a chief justice who is always in the dissenting opinion? Magandang tanong po yan kasi mahirap pag-isipan po yan. Ano? At pinag-iisipan po yan ng maraming tao. Noon pong si Chief Justice Claudio Tihangki ay naluklok bilang Chief Justice. Ang buong bayan po ay nagkaisa na siya po ang kailangan, which was six. Na-carry over naman po sa Tihangki Court at nagkakaisa naman po talaga sila. So hindi po indikasyon na pag nasa dissenting side ka, hindi mo kayang mag-lead. In fact, I think his brave dissent allowed people to believe in the judiciary again under his leadership. Yan pa ang panguna, no? Pangalawa po, gaya po na sinabi ni Chief Carpio po, ang sinabi po niya is, ang aming kalaban sa isyo ngayon, ay aming kaibigan kinabukasan. At maaari naman ang kalaban namin sa susunod na kaso, wala pong permanent alliances. At ito ay pinakita nung less than 24 hours after the vote of conviction came out. Nasa ano ho kami noon eh, decision writing recess. So nasa malalayong lugar po nga yung iba eh. Nagpatawag po si Chief Carpio at sabi po niya eh, ubalis po kayo sa inyo kung saan man kayo at doon pumunta kayo kagad after lunch at magmi-meeting tayo. Lahat ho ng kaya, dumating. And unanimously, wala hong nagsumbatan, bakit ikaw kasi nag-dissent? Bakit kasi ikaw nasa side ng impeachment trial ay naganap dahil sa mga dissenters? Nagtatawanan ho kami and we came collectively with unanimous decisions, resolutions, all to ensure the people that the court is functioning without skipping a beat. Ganon din po yun eh. Kasi ho, professionals po lahat eh. So they understand what they need to get over with. And they know that this is the law, we cannot do anything about it. So immediately, assume po ng court function. Ganon din po eh. After Chief Justice Tihangki was installed, the court came together. Nobody ever said, why were you always a dissenter that led to the downfall of Mr. Marcos? Wala yung ganun, wala yung sumbatan. Yun ho ang beauty when you get to be in a collegial body where you have to respect strong individual opinions, gaya po ng nasabi ni Justice Peralta, minsan nga po nagkakasigawan kami. Pero kaya po namin yun. Nagkakasigawan, tas maya-maya nagkakabiruan. Kailangan po may ganong qualities po kayo. Kung hindi ho, hindi ko kayo tatagal. Kasi yung assault po habang kayo ay nasa kabilang side, matindi po yun. Kailangan yung dibdib nyo po ay kaya yun. Oh, maraming salamat po, Justice Sereno. Good luck. Thank you, Mr. Salamat Chair. Po. Justice Lagman, please. Thank you very much, Mr. Chair. Justice Sereno, magandang hapon. Magandang hapon po, Justice. Una sa lahat, binabati ko kayo sa galing ninyong managalong. Ngayon ko lang kayo nadinig na nagsalita sa wikang pambansa. Salamat at po. Ako ay lumubos na humanga sa inyo. Ako mismo na taga Bulacan ako ay hindi ko maisip ang sarili ko na magsasalita ng ganya. Ito, sisikapin kong tanungin kayo. Sa wikang pambansa. Okay, kanina may nabanggit kayong
pitong panununtunan ninyo bilang maestrado. Pwede po bang sabihin ninyo sa amin sa maikling pananalita kung ano itong pitong panununtunan na ito? Nais ko pong pagdating ko po ng 70, okay, sa 2030, kaya ko pong tingnan kayo sa mata. Okay. Sabihin kong, Justice Lagman, I kept my oath faithfully. Okay. And at the end of the day, when the Lord takes me home, I want to hear Him say, well done, good and faithful servant. Yun pong aking framework po din eh. So, in order to do that, napakahirap po ng role ng isang justice ng Supreme Court. Lahat po ng pressure, pag-iisipan po ng mga taong gustong impluensyahan ang decision mo. So, ang ginawa ko po eh, talagang nag-cultivate po ako ng reputation na, oops, hindi ko alam kung alam po na noon, tinatry ko po deliberately malaman na hindi po akong malalapitan po. No? Pero, in order to do that po, bago ko man lang i-signal na ganun po ako na huwes, kailangan po ako may rules that I discipline myself by. And these are 7. The first po is, I must never put myself in a situation in which I cannot judge rightly. In other words, kung alam ko po na darating ako sa punto ng alanganin, dahil po ako'y napaka-active sa isang social and civic organization, dahil po ako'y nakapagkikis-kis ang braso sa mga negosyante, dahil po ako'y maligimit nakikita sa party, magkakaroon po ng mas malaking chance na isang partido ay sasabihin, inhibit yourself, kaibigan ka ni Pedro at ni Juan. So kung hindi ho ako nila na laging nakikita sa mga gunang organisasyon, bihira po na may magdadala ng motion for my inhibition. Okay. And kailangan ko kasi chine-check ko yung puso ko eh. Pag nakita ko po yung puso ko ay nahihirapan, conflicted, na alam kong kumikiling na po ako sa side, kailangan po akong umatras na at sasabihin kong wala akong capacity to judge fairly. So, kung halimbawa po, yung aking pagbabantay sa conflict of interest situation, kasama rin po ang aking pamilya. Hindi po sila dapat sasama sa mga sitwasyon na maaring pag-isipan na nakikipag-usap po ako sa mga litigants. So, kaya po yung aking buhay ay medyo parang semi-recluse. Sabi po nga niyang GMA 7, ano po itong si Justice Sereno, media recluse. Kasi ho, ayoko hong malagay sa conflict of interest situation. Kailangan hong maniwala ang mga tao na patas akong tumingin. Okay. Yung pangalawa po is, hindi lamang po ako kailangan mabuhay ng isang buhay na hindi corrupt. Kailangan pong mamuhay ako sa isang pamamaraan nakikita ng mga tao na hindi ako pwedeng maging corrupt. Okay. In other words, kung halimbawa ho ay mahilig po ako sa mga bags na daan-daang libo, eh saan ko ho kukunin yun sa aking sweldo? No. Hindi ho maniniwala pati ang staff ko, wala na ang credibility. Paano ho ang aking pananamit? Paano po ang aking kasuotan, sapatos ko? Ano po ba ang kinakain ko? Nais ko po na ang Pilipino malaman na kung ang kinakain nila sa pang-araw-araw ay kinakain ko din. Kaya kailangan ko pong magpasalamat araw-araw pag ako ay nasasarapan po sa dinding-ding at pinakbet, sa gulunggong at tilapia, kasi alam ko po na kung kaya ko ipakita na ang buhay ko ay hindi masyadong kaiba sa inyo, hindi po nila nasasabing, ikaw, andyan ka lang eh, hiwalay ka kasi masyado kang nasa taas, na palagay namin, kaya mo kaya yung ganyan, kaya mo kaya yung bakasyon kaliwat kanan, eh kasi may ginagawa ka. Dapat po hindi nila pag-isipan na may kalakuhan ka, kasi yun po ang essence din ng justice eh. Dapat naniniwala sila na ang intention mo ay hindi mali. Yung pangatlo po is, yung akin pong trabaho, at ang trabaho mababasa nyo sa aking desisyon, resolusyon, opinion. Kailangan pong nakikita ng aking kaluluwa at ang aking utak ay nandun. Kailangan ho pagtataya ng sarili ang pagtrabaho. So ang ginawa ko pong work ethic ko, eh, ang sinasabi ko po, kailangan kong pong talunin sa sipag, tiyaga, at talino po. Kung ano man ho yun na kakayanan. Talunin ko pa ang trabaho ng mga lawyers sa Makati.
kailangan po nakikita na yung quality ng aking trabaho ay napakataas na nasa napakataas na antas. At kailangan po ko pong maniwala ng bawat Pilipino na bawat salita at bawat linya sa akin pong trabaho ay galing sa isip at galing po sa aking puso. Ako po yun, pagkatao po yung nandoon. Yung pang-apat po na rule is, medyo sabihin naman nila, dramatic ito. Pero tingin ko, simple lang po eh. Magsabi po ng totoo. At maggawa at mag-build up ng reputation na nagsasabi ka ng totoo. Kasi ho, kailangan pong maniwala ang mga tao sa mga mahistrado na hindi po sila ang nangunguna sa pag-revise ng truth, no? Kundi kami po ang unang nagsasabi, painful as it may be, this is really truth. And you know, pag ginagawa niyo po yun, masakit po yun. Mahirap pong gawin. Lima po, pag nag-stop na pong maging masakit para sa akin, na makakita ng injustice, and injustice has many forms, even delay, and the thought that somebody is languishing in jail is injustice, no po? If it no longer hurts, then I'm no longer keeping my oath. Because my heart has to be in my job. And if I see injustice continuing, and it is already calloused, then I'm no longer fit to stay. And then sixth, kailangan ho kasama ko yung pamilya ko dito. Kailangan po manumpa sila lahat, nagagawin nilang lahat ng kakayanan nila upang ingatan po ang aking reputasyon. So yung mga kaibigang humihingi po ng pabor, yung mga gustong magbulong sa asawa ko, alam na po nila yung mga messages na pinapahiwatig ko. Kung ang nais ko nyo lang po is, i-assure kayo na tinututukan ng limitations that I have. Igagarantiya po namin yun. Ngunit hindi po kayo pwedeng humingi na ipapanalo kayo. What you cannot ask for is a specific outcome. I can assure you of the quality of the work and the evaluation that will go, pero hindi na po beyond that. So sila po, sanay na po sila na yung mga friends nila eh, nawawala, nalalagas, at yung mga friends nila eh, may sisimulan palang, ep, tigil ka na. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan. At yung pangpito po na, alam mo, imposible kasi yung anim eh. No po. Kailangan, the only way it can be possible is if I rely completely on God. If I have total dependence on Him, and if I cry out to Him for mercy and strength, andun po yun. Always ready. So the moment na mawalahan ho ako ng dependence on the source of my strength, manghihina po ako. So it all depends on the God whom I see from an eternal perspective. Yun po. So pag ang hope ko po, itong pitong rules na pong ito, if I live by them, then I will be a public servant after God's own heart. So, sa nakikita ko, yung pitong panuntunan nyo ay nakasulat? Sinulat ko po, diniliver ko po sa Ateneo de Davao. Ah, I see. So, yan po ba ay nakakwadro, nakalagay sa inyong opisina para tagapagpaalala ng panuntunan nyong ito? Ang nasa puso po, nasa diwa, pero napakaganda po ng suggestion nyo. Gagawin ko pong ilalagay ko po sa kwadro. Salamat po. Sa wikang pambansa po. Sa wikang pambansa. Okay. Kanina ay inamin nyo na kayo ay 52 taong gulang. At kung kayo ay papalaring matalaga bilang punong maestrado, ay kayo ay magsisilbi sa katungkulang ito ng 18 taon. Okay. Dahil dito, halos lahat ng iba pang maestrado ng kataas-taasang hukuman na lahat sila ay mas matanda ang gulang sa inyo. Hindi ko sinasabing mas matanda, matanda na. Dahil dito, halos lahat ng
iba pang magistrado ng kataas-taasang hukuman na lahat sila ay mas matanda ang gulang sa inyo. Hindi ko sinasabing mas matanda, matanda na sila. Mas matanda ang gulang sa inyo ay mawawalan na ng pag-asa na umabot pa sa kataas-taasang katungkulan sa hudikatura. Dahil dito, ang inaalala ko lamang, kayo kaya na siyang pinakabatang mahistrado, kung mata talaga bilang punong mahistrado, ay hindi kaya maging isang suliranin ninyo ang sitwasyon na ito, na kayo ang pinakabata, makukuha nyo kaya ang paggalang, kooperasyon at pagsunod ng iba pang maestrado sa kataas-taasang hukuman? Ang lahat po kaming maestrado sa Korte Suprema, iisa lang po naman ang sinumpaang sa panunungkulan. Okay. Iisa lang po rin ang konstitusyon na aming ini-interpret. At iisa lang rin po ang intensyon na i-render ang justice. No? Mm-hmm. Ang pag-preside po sa mga taong nakatatanda sa akin, hindi po bago sa akin. Mm-hmm. Nung 39 years old po ako, mm-hmm, ako lang po yung babae na itinalaga na maging miyembro ng 25-member Preparatory Commission on Constitutional Reform. Okay. Young female, the only female. Okay. I was unanimously elected, okay, to be the chairman of the steering committee. Okay. And in the plenary sessions, the various committees po, yung pitong mga committee yata, they come together and nagsasubmit po sila ng drafts at pinagdedebatihan ho paano ayusin upang maging logical, consistent, the philosophy guides everything. Mm-hmm. Ang chairman po ng commission na po yun ay isang retired chief justice. He was at the time 71. Okay. I was 39. Ang pinaka may edad po na miyembro ay isa din pong dating justice, din dating ombudsman natin, si Justice Vasquez. Opo. Yes. He was 86. Okay. So, yung dati pong prime minister ng Pilipinas, longest prime minister, serving prime minister, he was 69. And not a single one of them expressed any hesitation in giving the leadership mantle to me in presiding over those plenary sessions. Ang ginagawa ko po, mayroon po akong nakita ko pong kakayanan na makinig ng husto sa punto de vista ng isang partido at isang partido at hanapin ang middle ground, hanapin ang solusyon. Okay. And they respected that. They respected the efficiency of my presiding over the steering committee. And then it is always in plenary. So lahat po kami nandun. To such an extent that they appreciated the work that allowed them to, us, all of us po, to finish 15 days ahead of schedule. And ito pong mga napakabibigat na mga pangalan na ito, ano po, in-entrust po nila sa akin ang trabaho ng pagsulat ng executive summary. In other words, to convey the essence of what they wanted to see in constitutional amendments of the economic provisions of the Constitution. So, ni minsan po, wala pa ho ako na si sitwasyon na nakikita na nagsabi sa akin, hindi mo kaya yan kasi bata ka. Ang na-experience ko po is paggalang. Paggalang po. Kasi po, kung mga professionals naman po lahat, naiintindihan naman po nila ang ibig sabihin ng opisinang yun. Ngayon, yung doon sa sinasabi po natin, maari pong yung mga mas nauna sa akin ay mawawalan po ng oportunidad. Noon pong dati, ang field of choice, maliit lamang po, pero masyado na pong nagbago. Isipan ko po, ay bakit nagbago? Kasi kung isipin nyo ho dun sa kung 20 po yung mga nominees nyo, hindi naman po ako junior compared to those 20. In fact, I am more senior than the 14 others. So in the context of the fact na hindi naman po mukhang ang appointing authority is not willing to be bound by the traditions. At wala po sa kamay ko yun eh. Wala po sa kamay ko ang magdetermine ng death ng fate ko. Wala po sa kamay even of the collective decision of the entire
magistrate membership in the court. Even if we make a uniform resolution conveying our sins, it is not ours. Mm-hmm. It is constitutionally designed such that it is not ours. Mm-hmm. So am I depriving anyone of opportunity? Who am I to do that? Mm-hmm. What am I is just an option. And the option is so broad. So it is not out of any sense of entitlement po. It is just that some values needed to be put in the debate that I am here. I don't even know what is going to happen after this interview. Thank you po. Thank you very much. Now, dahil wala na po tayong oras, itatanong ko lang po sa inyo itong mga katanungang na-receive namin from email and Twitter. Babasahin ko po sa inyo. From Karen Davila. Okay. Justice Sireno, please explain why your numbers on just compensation for owners of Hacienda Luisita are more than double. Okay. Unang-una po, wala pong numbers. Yan po ang myth. Yan po ang nangyari nung kasagsagan ng gulo sa politika po. Not a single one put as an issue before the court the numbers that are to be applied in Hacienda Luisita. Maaring ko po bang paano yung proseso ko po ng pag-iisip noon? Okay. Maari, alam niyo ho, nung July, talo po ako, no? Yung majority sinabi, allow the referendum to be conducted on the stock distribution option even though we find many illegalities in it. Matindi po ang aking pagtutol doon. Sabi ko, kung masyadong illegal, paano natin masabing pwedeng umusad? Okay. Illegal po. Illegal. Hindi po natin pwedeng sabihin, pwedeng invalidate by a vote. Mm-hmm. Kasi ang batas naman ho, hindi natin pwedeng kinocompromise. Okay. Ang sinabi ko po, kailangan pong i-distribute immediately. Mm-hmm. At that point, we were only just talking about the stock distribution option, whether we can uphold it or not. Mm-hmm. Po. And then, dahil sa ganun ho ang debate, wala hong factual issue kaming inisip kung ano-an talaga ang just compensation. Mm-hmm. But as the time went on and the discussions were progressing in November, tinignan ko po yung uniform jurisprudence natin. Mm-hmm. At sinabi ko po na simula nung na-approve ang regulations at ang batas on CARL, uniform po ang jurisprudence natin na may formula po ang just compensation na may mix of agricultural output together with the neighboring lands. In other words, ang binigay ko po doon ay formula na uniformly applied. So, bigla na lamang pong lumalabas sa media yung 10 billion. Hindi po namin ever napag-usapan kung magkano talaga. In other words, pumasok na po yung mga feed from the outside. It is not on the record. And I have never advocated anything higher than what the uniformly followed formula in all our jurisprudence has said. So, alam ko na po na parang nagagamit na po yung issue na yun. Ay, tingnan nyo naman po, kumakampi po. Hindi po, killing yun eh. Kasi ako pa nga ho ang nag-push na i-distribute kaagad at hindi ho namin i-validate, hindi po namin pwedeng i-validate ang stock distribution option. Mm-hmm. Ngayon, kung i-distribute, sundin po ang formula. Ganun lang pong kasimple yun eh. Marami na pong nagsabing ganito, ganyan. Tayo pong mga justices, Justice Lagman, hindi naman tayo pwede mag-respond sa media. Yeah. Ano, no? Kung ano sinabi, wala ho akong oportunidad na sabihin, wala sa record yan. Pero nung pinakahuli ko hong concurring and dissenting opinion nung Abril, sinabi ko po yun. Wala po sa record at all, halugugin nyo kung magkano yung figure na dapat talagang bayaran sa Hacienda Luisita. In fact, ang sabi ko, maari po niya kayang tingnan yung record. Ang gusto ko na, mas maganda sana po talaga kung at the time na na-pass yung agrarian reform law, tinanggap po ng ating legislatura na it may be partially confiscatory so that government can afford it. In other words, move. If it's going to be a social justice program, then some sectors of society who are really wealthy will just have to accept na talagang partially confiscatory. Hindi ho naging ganun eh. Ang policy po ng Congress is to give just compensation at
market value according to agricultural production formula. Yun po ang naging ano. Kaya, sinundan po natin yan. Bakit naman po na in this particular case, gagawa pa tayo ng exception for the first time? Hindi ko nakikita yung kung bakit eh. So, pinaliwanag ko po yun dun sa aking third, dissenting third opinion on Hacienda Luisita, na wala ho talagang katotohanan ni Conte yung nais kong pahirapan ang magsasaka. In fact, doon sabi ko, regardless of the issue of just compensation, distribute. Kasi yun ang mandate ng batas, i-distribute na po. Ah, okay. Salamat po. Dalawa na lang po ito. Napakarami nitong tanong sa inyo, pero aabutin tayo ng gabi pag tinanong ko lahat. Dalawa na lang po ito. Justice Sireno, Justice Abad, the other day, gave his docket output. Now, what is your output in terms of decision this year? Okay po. Alam niyo, nung nagsimula po ako, ang opisino pong binigay sa akin ay ito. Ah, ito. Ang akin so, pong... memorable pala itong opo. Lugar nito. Dito po ako in-interview nung 2010, maalala niyo po, okay. Justice. Tapos dito rin po ako nag-umpisina. Kaya po kayo nung nag-interview po kayo, sa taas kayo. Oh, yes. Diba? Na-eject ko po kayo. Oo nga. Ang akin pong chamber, hinati lang po ng isang blackboard, andito po ako. I see. Isipin niyo po ang sitwasyon ng isang justice na ganun po ang kondisyon. So yung pangangapa ko sa trabaho, nagdagdagan po ng hirap ng physical facilities. Okay. So, nagsimula po ang aking, nagkaroon po ako ng tunay na opisina nung Mayo, 2011. Okay. So isang taon hong ginawa ko yung mga kailangan gawin. So, ang akin pong, akin pong production, maaari po kung ako magbasa ng statistics, no? Nagpadala ho ako kasi ng updated figures. Kasi ang nangyari, nag-usap po kami ng staff, ano ba ang talagang tama? Kaya nung July 17, binigay ko po ang figure sa inyo. No ho? Tung May 2011 up to May 2012, may 451 decisions, signed resolutions, dispositive minute resolutions, and separate opinions po ako. At umangat ho ng malaki yon nung June 2012, naging total of 529. So ang average monthly output ko po, ay 45 of all those collective outputs, and then tumaas po ng 48. Okay. Ngayon, matapos po nung decision writing break namin, nag-hit po ako ng historic high. Yung aking monthly output po ay naging 78 po. Wow. So, dun sa 78 po, kung hindi po ako nagkakamali, 27 full-length decisions po yun. Ah. So, in other words, yung, kumbaga eh, yung isang makin ng naka- yun naman po, yung okay. Nakaarangkada po na ang taong yeah, natin. Nakaintindihan ko yun. Opo, okay. Salamat po. So, kumbaga sa ano, makinang umarangkada. Opo. So, okay. In terms of numbers po, napaka-hopeful ko po no, na at the end of the year, yung aking case output po, wala ng aged case. Okay. Inuna ko po kasi yung pinaka-luma na kaso na napakahirap, yung mga files po ng isang buong trolley. Wow. Gaya po ng kaso po na kasama po ng si Honorable Musngi po. ano po yun? Alam nyo po yun, 2002 po. Ako po ang pangwalong ponente. So, ito po yung mga kasong pinagpasapasahan. Dun sa po isang kaso na inattach ko po sa inyo, yung Urban Bank, Magdaleno Peña versus Urban Bank, ako po ang panglabing limang ponente. So, at nandun po yon noong 2001 pa. So, matagal po rin ang ginugol ko dun sa mga luma, napakahihirap na mga kaso. Kasi, the longer it stays, the more the sense of injustice felt by all parties intensifies. Ito na lang po ang pangalawang katanungan na nakita ko dito sa Twitter. Justice Sireno, what is your opinion on the insider-outsider issue in the appointment of a Chief Justice? Yung Constitution po, parang hindi po fully embodied ang lahat ng qualities na or hindi po defined, okay, ang field of choices, mm-hmm, na pwedeng pag-isipan. Mm-hmm.
totoo naman po na may advantage ang insider. Dahil po, kumbaga, you are talking of an institution na masyadong unique. Yung amin pong deliberations, sui generis po, ibang klase po. For an outsider to understand how to manage the agenda of the NBank and the divisions, hindi po nakakashock po na masyadong specialized po yung experience na yon. Kung po ang outsider ang ilalagay po natin, eh parang nag-appoint kayo ng civilian na mag-head ng isang gera. Okay. Imbis na general naman po sana, no? Mm-mm. So, ganun po yung insider-outsider debate. Now, dun naman po dun sa dinedefine, oh, kung insider ka naman, eh bakit ka naman sinasabi na, ano, no, yung may mga masasama rin naman po silang pinag-iisipan about an insider. Tiningin ko naman po nung sinabihan po nung nag-public approval po yung appointment ko nung 2010. Pinag-isipan ko po, yung fresh wind po ba na sinasabi nila, eh, naging stale na? Or is it still fresh? May isa pong kolumnista nagsabi na, para pong pumasok na ilaw sa madilim na kwarto. Para pong, in other words, yung expectation po ng mga tao na aking gagawin, na maintain ko po. So, sana po makita ng mga tao na marami hong mahuhusay na huwes. Reform and strength can come from within. Okay. Salamat po, Justice Sirena. Salamat. Thank you very much and good luck. Okay. Justice Hermosissima, sir. Good afternoon, Justice Sirena. Good afternoon po, Justice. I hope you will not place me at a disadvantage because I am a Cebuano. Presently, cases which are not necessarily decided en banc are decided by a division of the Supreme Court. The decision of the ponente in that division is considered a decision of the whole court. There are objections to this manner of deciding cases because it is felt that the decision of a division is not reflective of the sentiment of the whole court. What are your thoughts on this matter? Would you agree that all cases be decided en banc instead of by division? May I proceed, sir? Yeah. It is constitutionally designed that we are allowed to sit in divisions of 3, 5, or 7. But I would think, 3 or 5. But I would think that, and the decision of a division is considered as the decision of an entire court. It is not a subpart. It is as if the court is acting as a whole. Now, with the caseload that we have, where you have agenda items that runs into in the hundreds for every session, whether it is en banc or by division, that kind of division of labor is necessary for the moment, Justice, for the moment. Now, that being said, I think the underlying problem with that concern is because decisions can conflict with the decisions of another division. In other words, there is no mechanism for the leveling off so that the uniformity in jurisprudence can be ensured. What I propose to create is that I will have a body of experts who will sit with us and identify for us the decisions that we have rendered that conflict with each other. The second thing is to either create a written manual or an intelligent software that will give red flags on when these possible conflicts have already arisen with the petition that is before us. This body of experts, these consultants, will just alert us that there is now either an occasion for us to correct the conflicts in our decisions so that the ponente in charge and the division chairman can ensure that the end goal of trying to create a rational,
standardized system of looking at substantive law is pushed. So there will be an aid, there will be a mechanism to address that. So for now, my take on this is that we have no choice. It is a practical problem and it must be addressed by practical means. You know, if we are going to compare the judiciary to an organism and the mind of the judiciary is in the collective membership of the Supreme Court, then that mind must first be stable and consistent. It's necessary. If we are to be believed by the people, we really have to be consistent in how we make decisions. An additional mechanism must be created, because if you are going to make all of the decisions decidable only by the en banc, then you will multiply the amount of time required for any decision that is ordinarily with the division to be adjudicated. That is it. That's my answer, Justice Hermosissima. On another matter, considering the unmitigated proliferation of deaths caused by violence of judges, journalists, and other private individuals, are you in favor of the revival of the death penalty law? If you will allow me, Justice Hermosissima, the constitutionality of a law that may be passed reviving the imposition of the death penalty may come before us. My view of the role of a judge is a limited and humble one. It is not our role to make policy choices. We cannot replace communities' shared values with our own. Our duty is only to apply the law as we see it and to ensure that it conforms with the Constitution. Beyond that, our personal preferences and opinions should not really seep too deeply into making partisan choices for a position or another. What has been your judicial philosophy? I believe that justice, in order to be justice, must also be rendered in a credible manner. And that every justice and every judge must look to the North Star that the country has chosen, which is the Constitution, and uphold the enduring values that the rule of law contains. So the role of a judge is not to go into social experimentation, but rather it is to articulate those shared values in the decisions that are before him, not to replace them. Because when you see that the collective wisdom of the majority is larger than your own individual design and your own initiation of what is right and wrong, you will see that while we may dig deeply and be radical in our work ethic and in our desire to do justice, there are limits that we must carefully observe. And a justice can only be rendered if the judge rendering it is himself credible. Justice must be lived not only by our decisions and opinions, but it must also be lived by a life, because there must be correspondence between the person rendering the opinion and the opinion's resonance to what is deep in our hearts as what conforms to justice. Well, you need not write a book on that. Forgive me. Can you please shorten it? Three words, justice, if I may: vision, courage, accountability. That's and better. Thank you so much, Justice. It's just like the sign in the halls of the Supreme Court of the United States. Yeah, what you find there is emblazoned is equality under law. Here in the Supreme Court, we have what do we have? Batas bayan. So, how do you shorten your? For the moment, I will live with those words for the moment.
But if the leadership mantle is ever happens to ever be given to me, it must be a collective battle cry. Do you abide by the motto of the Integrated Bar of the Philippines, which says, no master but law, no guide but conscience, no aim but justice? Those are beautiful words. I mean, yes, they embody the best. How can one not agree with that? Oh, but one must not just agree with it. One must live it. So I do agree, Justice. The problem there is that we write our decisions on the basis of law. All right. Law the and basis of facts, applying the law involved. Now, if the law is not in accordance with your conscience, will you abide by the law? I would think that it would be very, very rare for that to happen, because if you are going to look at the preamble of the Constitution, it defines the qualities of the Filipinos: God-fearing, a lover of community and of self, asking the aid of divine providence, dreaming of a just society, dreaming of prosperity. Now, if you look at that preamble, and you look at the Declaration of Principles and State Policies, and the more operative articles, I find nothing there that contradicts my values. So I find it hard to imagine a situation where a law that is faithful to the Constitution will also violate my conscience. That being so, perhaps what might be what will and what in fact has contradicted my personal preference is when the facts on record and the evidence that has been given does not conform to my own preference. I have no right to impose my preference, even if my desire, my human desire, is for one party to win over the other. I must simply apply the law as it is. For example, may I be given an example? In Hacienda Luisita, under the protest against the long-term ownership by a family of thousands of hectares of land, was decried by several sectors as having been the product of historic injustices. There were questions about how the land was acquired. There were questions whether there was a violation of an agreement with government for the financing of the development of the hacienda. Now, you can see this in the internet, you can hear it in rallies, but the problem, Justice Hermosissima, is that we are not in a position to correct a historic injustice, if indeed it took place, if the facts and the evidence are not on record, and if it is not in issue. So regardless of what I feel about the history of Hacienda Luisita, I did not have the right to probe into something that the parties themselves have never fully litigated before us. I have to look at my role in a more humble and limited way. I cannot probe into that. I have asked these questions, this question from other candidates, and I feel that yours has been the very adequate answer. Now, what is your concept of justice? I don't think that... Be careful I'm now, sorry. Because as Disraeli said, when you define justice, you limit it. And if you limit it, you destroy it. But anyway, what is your concept of justice? Thank you. As long as we are mortals, we try to mirror only what are the more permanent and enduring values of our Creator.
So when we look at beauty in nature and beauty in art, it is actually our human soul aspiring to see something of the eternal. Our work as judges and justices is something similar to that. When an artist paints a beautiful picture, he is mirroring something in him that he knows is more enduring. When we try to render justice, we are also trying to mimic, replicate, copy the work of God, which is really justice, because it is really His. How can anyone requite past wrongs when we are handling cases? That is not our role. But to the extent that the rules of procedure allow it, to the extent that substantive law allows us to right wrong, we do it because our conscience compels us. And our training says that to a certain extent, I can give relief. And that is a limitation of the role that we have. And we must be grateful for that limited role. If in a certain measure God's justice is being felt through our work, that should be enough. And if it talks about the work of justice, then that is the work that is adequate before us. To apply the substantive law that is before us, because everyone is supposed to understand and know what these laws are, in accordance with the procedures that have been time-honored and followed, and then to the extent possible, render relief to the cry, to the internal longings of people for justice. It is a limited role, but it is beautiful because in our human limitation, we are allowed to do that. In that note, thank you very much. Thank you, Justice. Secretary Mosni, please. Thank you, Mr. Chairman. At the outset, I'd like to disclose that the good Justice Maria Lourdes Sereno was the ponente of a decision that involved me, which affirmed the acquittal, yes, of judgment of the Court of Appeals. Yes. And I am happy to meet you for the first time, Justice Sereno. So I'll take this opportunity to thank you from the bottom of my heart. You are, to me, a living proof that there is justice in our jurisdiction. I have no further questions for Justice. Oh, good afternoon, magandang hapon. Ganda pong hapon, Justice. Okay. Una lang, i-correct ko lang yung sinabi mo na meron akong sinabi dito na nagsisigawan. Hindi po ba nakita ko po doon? Sige po. Sinabi ko, heated argument lang. Mainit na talakayan. At kinonfirm ni Justice Tony Carpio. No? Opo, okay. Totoo po yan. Itong kasing tanong ni ni Ms. Karen Davila, dalawa pala ito eh. Parang hindi siya kontento dun sa una. Kasi ganito ang unang tanong niya. Please explain why your numbers and just compensation for owners of Hacienda Luisita are more than double. Tapos meron siyang sumunod na tanong. Please explain your position and just compensation for Hacienda Luisita, how much should they be paid? Ano po? Kasi yung sinagot niyo po kaninang just compensation, para hindi maintindihan masyado eh. Kasi ang just compensation po, kung tama man ako, hindi lang ho based value ng property. Hindi eh. Po, hindi po. Ang just compensation po, based ang value ng property at the time of taking. Yun ang nami-misconstru nila eh. Yung decision niyo po noon, sa una, yung just compensation po ay base sa value ng property noong 2006. Kasi that was the time when the park nullified yung stock distribution option. Ngunit ang decision niya talaga, illegal yung SDO. Kaya lang sabi niya, illegal yung SDO, i-distribute natin sa mga farmers, kaya lang gagawin natin na valuation, 2006. Okay? Yung kabila naman, sinabi, sige, illegal din yung stock distribution, kaya lang i-value natin, 1989. So ngayon, pinag-compare ngayon, anong valuation kung gagamitin natin ang unlawful taking, taking pala. Taking of the, kasi lawful pala yan, lawful ano, sorry. naalala ko kasi kanina, criminal law, unlawful taking, TEP yan eh, TEP. So ngayon, ang ginagawa nila, pinagko-compare. Kung unjust compensation, based sa 1989,
mas mababa. Opo. Kasi yun ang value eh. Kung just compensation naman, ibaba sa 2006, mas malaki. Hindi ho ba? Opo. But to the credit of Justice Sereno, nung nagkaroon ng MR, hindi pa po, eh pinag-aralan namin uli, kasi ang sabi namin, at nag-join kami, magkasama po kami, ang sabi namin, sa tingin ko yung just compensation eh, dapat hindi natin i-decide pinasukan sa Korte Suprema kasi paktual. Opo, tama so, po. So, ang naging final decision namin po, at opo. Si, nag-iba. Po. Eh, nag-iba si Justice Sereno doon sa una niya. Aha. Sumama na sa amin. Opo. Ang naging ponente doon, eh, yung magaling sa remedial law. Sa eminent, sa Rutland Reform, magaling eh. Si Justice Bersamin. Opo. Eh, gumawasan ng opinion. Sumama na ito po ako. Eh, hindi natin pwedeng i-determine eh, ang just compensation eh. Ibalik natin sa husgado. Opo. Kasi paktual, may paktual issues, eh natalo po tayo doon. Hindi opo, ba? Talo po tayo. Kaya sa tingin ko, yun ang gustong sagot ni ano eh. Yun ang gustong maliwanagan ni Karen. Tama po ako. Salamat po. Oo, tama ba tama ako? Po. Alam niyo po, ang naalala niyo po, eh, ito naman, hindi naman po confidential ito. Ang sabi ko po doon sa napakagaling na eksperto natin sa remedial law at agrarian reform, sana noon mo pa sinabi yan. Eh, nung sinabi po niya, eh, pinag-iisipan po niya, nakita ko, napaka-wise po ng solution na yon. So, I bow to the wisdom of your, Justice Bersamin. Eh, problema kong kaibigan kasi yun, kaibigan din natin yun, minsan, sinusundan parati ng ano, eh. So, family man kasi yun, eh. So, so, yun ang nangyari. Yeah. So, yun ang sinasabi nila marahil. Tama po. Yun ang sinasabi nila marahil, na yung compensation na computation mo double. Oh, di po ba? Hindi ho ako nakapag-compute talaga. Kaya nga. Hindi ko kayang mag-compute kaya, po. Kaya wala kaya, po kaya sa nga, record. Opo. Sila ang nagko-compute eh. Based ang yung factors na yon. Tama po. Tama po. Eksakto po. Po. Salamat. Para, nakompleto po ang picture. Okay. Kinukonfirm ko minsan, may heated arguments. Natural lang po yan, eh, di ba? Alay mo bukas, opo. Ganito bukas. Ngunit pag kumain naman kami sa N-Bank, eh, alam mo naman, after the N-Bank session, kakain tayo. Alam mo, nangyayari doon, hindi ho ba? Uh-huh. O yun, eh. Walang confidential, wala nang confidential yun kasi, ano eh. Lahat po ng kwentuhan. Kwentuhan na eh. We forget everything. Wala nang kaso-kaso eh. Opo. Ha? Kailan malungkot kung wala ako. Ay, opo. Totoo po, kayo po ang star. Yun lang po ang sinasabi ko. Kayo yun na nga po, siya eh. Po ang star sa amin. Tama po. Ito po, ano ah. Ito po, ano po, Justice Melo, ano ah. Yung sinasabi nila eh, kinakailan daw natin ng Chief Justice. Na healing justice eh. Healing. Hindi ho ba? May narinig po tayo. Na no, maraming nang sabi, healing justice, lahat ano ah. Eh, mahirap mamili ng healing justice sa tingin ko eh. Eh, kung gano'n ang hinahanap natin, eh, tanong ko ano, ha? Eh, kayo ay nag-ambisyon na Chief Justice, eh, kaya ba natin kung tayo maging Chief Justice, eh? Maging healing Chief Justice tayo? Ano po ba ang i-heal natin? Eh, si kayo na po ang nagkwento na masarap po ang tawanan natin sa lunch. Wala pong hiduaan sa amin. Sinabi na po ng isa sa amin na wala naman pong factions talaga, eh. Meron pong qualities ang mga justices ng Supreme Court na matapos ng heated argument po, eh, kaya po namin kumain at magtawanan sa jokes ng isa't isa. Kahit po corny. So sa akin na ito, original eh. Oh. So, ano po ba ang i-heal? Hindi ko kasi na-imagine ng outside world na kaya po namin magkaroon ng heated argument. Kaya po namin maglabas ng napaka-strongly worded dissent at pag nagsama-sama nung po kami, eh nagtatawanan po kami. Hindi po nila alam yun. Kaya akala po nila, eh kailangan natin kumpunihin kung ano yung nasa Supreme Court. Eh wala naman pong kailangan kumpunuhin eh. So hindi ko po naiintindihan kung anong, pati hindi ko rin po naiintindihan yung mga taong nagsasabing, ako po ang mag-heal. Ano pong heal nila? Kailangan pong taliunin nila si Justice Peralta sa galing ng jokes niya. Di po ba? Yun po ang kailangan. Kasi we have already come together. And what people fail to remember justice, noon pong nagkaroon po ng, nawalan po tayo ng ating Chief Justice. Gabi po yun ng May 29.
Hindi po ba right after, within 24 hours, less than 24 hours, we came together from our recess after lunch to move unanimously to ensure that nobody doubts that the court is in business. Wala pong nanumbat sa amin, bakit ka kasi na ganyan? Bakit ka kasi na ganyan? Bakit mo ginawa yan? Wala po. Ni kaunting panunumbat. So ano po ang ihihil? Palagay ko, may qualities po ang sitting justices ngayon to really get along well with each other, but still maintain their independence in a collegial body. Salamat po, Justice. Oh, magandang papakinggan yan, Justice Sereno. Ano, eh, kaya lang yung first meeting natin noon, after that unfortunate or what, no? We call it unfortunate incident, nawala yung chip natin, ano po. Eh, wala kami dalawa ni Justice Bersamin. Oo nga po eh. Pwebes yun eh. Eh lumabas sa media, nag-boycott daw kami. Oo, oh, gumagawa sila ng istorya, nag-boycott daw kami, we will not recognize eh. Eh buti na lang eh, si Chip Tony eh. Opo. That morning, tinawagan niya ako. Sabi ko, Chip Tony, pasensya na lang. At meron po kaming lecture sa Baguio City, sa environmental law. Dalawa kami ni Justice Bersamin eh. Opo. Eh doon eh, may konting bayad eh. Sabi eh. Kaya pasensya na lang. Eh, biro mo, hinahanap po kami dalawa eh. Eh, nandun kami naghihirap. Eh, mahirap magbiyahe doon at saka overnight, matutulog eh. Eh, minsan, mahirap magpaalam sa misis. Eh, hindi bali kay Justice Bersamin, parati kasama ang misis eh. Ako, hindi eh. So, ibig sabihin, tama ho yun eh. After the impeachment, as if nothing eh. We went back to work. Hindi ho ba? Opo. Ganun po. Opo. Eh, tama, minsan di nagkakaintindihan. Natural lang sa isang organisasyon yan eh. But at the end, eh, tinatanong namin ang sarili natin kung did we earn our pay? Hindi po ba? Opo, opo. We work very hard po. Okay. Ay nun, marami pa ako kasing tanong dito sa Twitter. Pasensya na lang po muna yung mga nagtatanong. Eh, kasi meron pang isa eh. For 410, eh, itong huling nakasala eh, justice din ng Korte Suprema eh. At saka chairman ko ito eh. Gusto kong maharap eh. May on that note eh, maraming salamat. Ay, marami pong salamat. At nakakatuwa po itong session natin. Salamat po.